Magandang araw po. Ako po ay si Dr. Jericho Gutierrez. Ako po ay isa pong endocrinologist at ngayon po ako po ay naatasan na magbigay ng isang lecture tungkol po sa diabetes mellitus. Alam po natin na napakarami na po ng mga tao na mayroong diabetes, kaya naman po napakahalaga na malaman natin kung ano po ang diabetes at kung ano po ang maaari po natin gawin para po dito. Ang lecture po na akin pong ibabahagi sa araw na ito ay mula po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism. Unang-una po, ano po ba ang diabetes mellitus? So ang diabetes mellitus po ay galing po sa dalawang salita. Diabetes galing po sa Greek word, ano po, at mellitus na galing po sa Latin word. Ang diabetes, ang ibig sabihin po niyan sa salitang Greek ay maglabas ng tubig na sobrang dami. Yun po ang ibig sabihin ng to pass water like a siphon. Ang mellitus naman po, ang ibig sabihin po niyan ay matamis. Galing po yun sa salitang Latin, ano po, na ang ibig sabihin ay sweet as honey. Kaya naman po, kapag po pinagsama ang dalawang salita na yan, ang ibig sabihin po ay naglalabas ng sobrang daming tubig na matamis. At yan po kasi, di ba, ang mga pasyente na mayroong diabetes, napapansin po na sila ay ihi ng ihi. At minsan meron pong mga nagsasabi na ang kanilang ihi ay nilalanggam. So yan pong salita na yan ay hango po sa obserbasyon kung ano po ang nararanasan ng mga pasyente na mayroong diabetes. Pero po, para po mas mabigyan natin ng tamang kahulugan kung ano po ang diabetes. Ang diabetes po ay isa po pang matagal ng sakit kung saan may mataas na level ng asukal sa dugo na maaari pong humantong sa pagkatapon ng asukal sa ihi. Noong unang panahon po, ang mga tao pong merong diabetes ay tinatawag silang water wasters dahil po sila ay ihi ng ihi. Ano po, isa po yan sa mga karakteristik kumbaga ng mga pasyente na merong diabetes. Ihi ng ihi dahil po yan ang kanilang katawan ay nais ilabas ang sobrang asukal sa kanilang dugo pabalabas sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Maari po ay ilang beses na po nating narinig ang salitang glucose. Ano po? Ang glucose po o asukal sa Tagalog ay isang uri po ng kemikal na nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan. Ano po? Para po gumana ng maayos ang ating cells. No? Ang glucose po ay nanggaling yan sa pagkain. Kapag tinutunaw po ang mga kinakain natin sa ating sikmura, yan po ay nagagawang glucose. At yung pong glucose na yan ang inaabsorb o pumapasok sa ating cells para po ito ay gumana. Maaari po natin itong ihalin tulad sa kotse kung saan ang glucose ay parang gasolina. Di ba po ang kotse, kailangan niya ng gasolina para umandak. Ang ating pong mga katawan, kailangan rin ng glucose para ito ay umandak. Ano po? Yun po ang ibig sabihin ng glucose. Ang mga termino po na ito ay napakahalaga na ating maintindihan kasi po ito po ay ating paulit-ulit na maririnig sa buong lecture po na ito at makakatulong po ito para maintindihan po natin kung ano po ang diabetes at kung paano po ito gamutin. So, akin nga pong nabanggit kanina na ang glucose ay nanggagaling sa pagkain. Tuwing tayo po ay kumakain at tinutunaw po ang pagkain sa sikmura, ang pagkain po na yan ay magiging glucose. At ang glucose po na yan ay sisipsipin, no, papunta sa ating katawan. At ang proseso pong ito ay nangangailangan ng insulin. Ang insulin po ang natural na sangkap sa ating katawan na ginagamit po natin para ang nutrients o ang glucose na nagmumula po sa pagkain ay pumasok po sa ating kalamnan. No? So ano naman po ang insulin? Ang insulin po ay isa pong chemical o hormone na nanggagaling sa ating pong lapay o pancreas. Napakahalaga po nito kasi ito po ang papapasok ng glucose, ano po, mula sa ating pagkain papunta sa ating katawan. At kung wala pong insulin sa ating katawan, ang glucose na nagmumula sa pagkain ay hindi makakapasok sa ating cells at mananatili lang sila sa ating mga dugo. Maari po nating ihalin tulad ng insulin sa isang susi kung saan ito po ang nagbubukas ng pintuan para makapasok ang glucose na mula sa pagkain, no, papunta po sa loob ng ating mga cells. Para po ating mas maintindihan kung ano po ang glucose, ano ang insulin, at paano po ito gumagana sa ating katawan, maaari po nating ihalin tulad ang insulin sa susi
ang insulin receptor o pintuan kung saan kumakabit ang susi para bumukas ang pinto para po pumasok ang glucose, yung letter G, papunta sa ating pong body cells o sa ating mga laman. So, ito po yan. Para po sa isang tao na wala pong diabetes, meron po silang insulin na gumagana sa kanilang katawan. Ano po? At ang insulin po na yan ang in charge, kumbaga, para po yung ating pong glucose na nanggagaling po sa ating pong pagkain, yung letter G, ay papasok po sa ating cells. So, ganito po yan para gumana. Ang insulin o susi ang magbubukas ng pintuan at ang pintuan na yun ang ating tinatawag na insulin receptor. Kapag po nakabukas ng insulin receptors na yan, ang glucose na nanggagaling sa ating pagkain ay papasok sa ating pong mga cells. At yan po ang nagbibigay ng ating lakas at sustansya at enerhiya. Ngayon, ano po ba ang nangyayari sa mga taong mayroong diabetes? Mayroon pong dalawang klase ng diabetes, ano po, na ating pong pangunahing pag-uusapan. So, yung pong una, yung pong ating tinatawag na type 1 diabetes mellitus, ito po ay nangyayari o lumalabas sa mga taong walang insulin sa katawan o kaya naman ay sobrang kakaunti lamang, kaya po nananatiling mataas ang kanilang blood sugar. Maari po nating maihalin tulad ito sa isang pinto na walang susi kung saan ang glucose na nanggagaling po sa pagkain ay hindi makakapasok sa pinto o sa atin pong mga cells. Ang pangalawa o ikalawa pong klase ng diabetes ay ang ating pong tinatawag na type 2 diabetes mellitus kung saan mayroon naman pong insulin ngunit ang depektibo po ay yung pintuan ano po, o yung pong insulin receptor kung saan hindi po makapasok ang glucose. Maaari rin naman po na mayroon pong insulin ang katawan ng tao, ngunit kukulang po yung susi para magbukas ng pintuan na yon. Ngayon po, napakahalaga na atin pong malaman kung ang isang tao ay mayroong diabetes o wala, o kung ano po ang klase ng diabetes na mayroon ng isang tao, dahil po nakadepende dito kung paano po natin tutulungan o mabibigyan ng gamot ang isang taong may diabetes. Magkaiba po kasi sila. Sa ngayon po, ang mga taong may type 1 diabetes ay insulin pa lamang po ang aprobado na maaring gamitin para sila ay magamot. Samantalang ang type 2 diabetes, depende po sa klase o sa severity o sa kung gaano po kalala ang kanila pong pagtaas ng blood sugar, minsan po ay maaring tableta lamang at minsan po ay sinasabayan din naman po ito ng insulin. Para po ating mas lubos na maintindihan ang pagkakaiba po ng type 1 diabetes at type 2 diabetes. Ang type 1 diabetes po, wala silang insulin. So wala po sila nung susi na magbubukas ng pinto upang makapasok ang glucose sa cells. At dahil po dito nananatili ang glucose sa dugo ng tao, kaya naman po kapag sinuri ang kanilang blood sugar, ay mataas ito. Sa kabilang dako po, ang type 2 diabetes, mayroon po silang insulin o mayroon po silang susi. Ngunit ang depektibo po ay yung pintuan o yung receptor kung saan po hindi gumagana ang kanilang susi at dahil po dito hindi makapasok ang asukal mula sa dugo papunta sa kanilang cells. Kaya naman po nananatili rin na mataas po ang blood sugar nila. Sa kasamang palad po ay napakalaganap na ng diabetes mellitus. Sa parte po ng mundo kung saan doon tayo tumitira, doon po sa ating Western Pacific region, ano po, ay napakarami na mayroong diabetes. Tinataya po na sa taon na 2045, mas tataas pa po ang numero ng may diabetes sa higit na 183 million people o tao na mayroong diabetes. Ano po? So, noong pong 2017, ang numero po na yan ay 159 million. Ngayon po ay 2022 na, hindi po natin alam kung gaano na po kadami ang mayroong diabetes. At sa pagsusuri po sa pag-aaral ay tinataya po na mas tataas pa po ang dami ng tao na mayroong diabetes sa ating ano po region o sa parte ng mundo kung saan tayo nakatira at sa buong mundo. Marami pong dahilan kung bakit po patuloy pong tumataas ang numero ng mga taong may diabetes. Maari pong kasama dyan ang diet, ang lifestyle,
ano po, kakulangan sa exercise, at marami pa pong mga factors. Kanina po ay nabanggit ko kung ano po ang dalawang pangunahing klase ng diabetes. Ano po yung type 1 diabetes, kung saan po walang sapat na insulin. Type 2 diabetes, kung saan ang kanila pong insulin ay hindi gumagana. Ano po? Pero meron din po tayong tinatawag na gestational diabetes. At ito po ay nangyayari sa mga buntis na babae, kung saan tumataas din ang kanilang blood sugar. Kaya naman po, part po ng pagpapacheck up ng mga pasyente o ng mga babae na buntis, ang chinecheck ng ang kanilang blood sugar. Kasi po, pag po tumaas ang blood sugar, meron po itong maaring hindi magandang effect sa bata o sa sanggol, sa sinapupunan, at maging sa ina. At maari pong itong magresulta sa marami pong komplikasyon habang nabubuntis at habang nanganganak po ang ina. Kaya naman po, maari, meron po kayong kakilala na buntis na pinasuri ng kanilang OB-GYN ang kanilang blood sugar. Ito po ay dahil para malaman kung sila ay nagkakaroon ng gestational diabetes o hindi. At yung pong pang-apat na klase ng diabetes, ito po yung mga sinatawag natin na other specific types of diabetes. Ito po yung mga diabetes na galing po sa ibang paraan, kagaya po ng pancreatitis o pamamaga ng kanilang pancreas. Tandaan po natin, ito yung part o parte ng kanilang pong panunaw na naglalabas ng insulin. Maari po din namang diabetes na sanhi ng pagkasira ng kanilang pong pancreas dahil po sa ibang gamot, ano po. At yung iba pong kung tinatawag natin ay genetic na klase ng diabetes o monogenic diabetes. So ngayon po na alam na natin kung ano po ang diabetes, napakahalaga po na maintindihan natin ano po ba ang mga sintomas ng diabetes. Dapat po ito alam natin kasi dito po natin malalaman kung ano po ang babantayan natin. Dito po natin malalaman kung kayo po ba o ang inyong mga mahal sa buhay o inyong mga kakilala ay mayroon po ng diabetes. So ang apat po na pangunahin pong sintomas ng diabetes, number one po dyan ay ang panghina, laging pagod. Dahil po yung sustansya, hindi po mapasok sa kanilang laman, nasa dugo lamang. Number two po, o pangalawang maaring sintomas, ay yung pong tinatawag natin na palaihi o frequent urination. Ibig sabihin po, ihi ng ihi, mayat maya umiihi, mayat maya pupunta sa banyo. Tanda niyo po ba, nung sa aking introduction, nung aking sinabi, na nung unang panahon, ang mga tao na mayroong diabetes ay tinatawag silang water wasters, kasi nga po, ihi sila ng ihi para mailabas po yung sobrang asukar. Ang pangatlo po na maaari pong simptomas ng diabetes ay yung palakain, kasi laging gutom. Dahil po, akala ng kanilang katawan, wala silang kinakain dahil ang sugar ay hindi po pumapasok sa kanila pong laman, nasa dugo lamang, kaya po, lagi silang gutom. At pang-apat po, yung panglalabo ng mata ay maaari pong isa sa mga simptomas ng diabetes. Bukod po dito, meron pa pong iba. Ano po? Number one, pangangayayat. Ano po? Pagbabawas ng timbang na hindi naman po intentional. Ibig sabihin, hindi naman po nagda-diet yung pasyente o yung isang tao, pero patuloy po siya nangangayayat. Pangalawa po, yung pong namamanhid ang mga kamay at paa. Minsan, parang makapal ang pakiramdam, o minsan po, parang may mga karayom na tumutusok sa kanilang kamay at kanilang paa. Ito po ay sa totoo lamang, isa po ito sa mga epekto ng mataas na blood sugar sa nerves o sa ugat ng isa pong tao. Pangatlo po, maaaring narinig nyo na po ito, yung pong mga sugat na hindi gumagaling. Kilala po ang mga taong may diabetes sa pagkakaroon po ng mga sugat na hindi gumagaling. Kaya naman po, para sa mga tao na hindi pa nila alam kung sila po ay merong diabetes o wala, ngunit nagkakaroon ng mga sugat na hindi gumagaling, maaari pong itong sintomas. Pang-apat po, laging uhaw, inom sila ng inom. Dahil nga po mataas ang blood sugar at dahil nga po sila po ay ihi ng ihi, ang kanila pong reflex, kumbaga, o tendency ay uminom ng tubig para po mapalitan yung pong ihi ano, o yung tubig na kanilang inilalabas at tuwing sila ay umiihi. Iba pong maaring simptomas ay yung pong naapektuhan na ang sexual function ng isang tao o problemang sexual na po. Maari pong hindi po tumatayo ng ayos ang ari o nagkakaroon po ng problema pagdating po sa larangan ng sex. No po? At
Pang-anim po, para naman po ito sa mga babae, ay pagkakaroon po ng minsan pangangati sa kanilang private part o sa kanilang ari, o minsan po nagkakaroon po ng infeksyon. Maari po ito nangyayari dahil po yung sugar lumalabas sa ihi at yung pong bakterya o even kahit po yung mga fungi doon po sa private part ng babae ay nabubuhay sila dahil doon po sa sugar na lumalabas mula sa ihi. So iyon po ang mga simptomas. Ano po? Ngunit meron din pong mga tao na meron pala silang diabetes pero wala silang simptomas. Kaya naman po napakahalaga halaga na kahit wala pong simptomas ay nagpapatest po tayo, nagpapasuri kung tayo po ay merong diabetes o wala. Ano po? Lalong-lalo na mga tao na merong lahi ng diabetes. Ano po? Dahil po minsan namamana rin po ang diabetes. Okay? So hindi po dahil walang simptomas na nararamdaman ay hindi na magpapatest. Dapat po tayo, inirerekomenda na tayo po ay makakapagpatest rin po ng ating blood sugar. So, paano po ba masasabi na ang isang tao ay mayroong diabetes? So, kung mayroon pong sintomas, hindi rin naman po automatic na mayroon na kaagad diabetes. Siyempre, dapat po ating susuriin sa pamamagitan ng laboratory. So, mayroon po tayong dalawang pangunahing paraan na pwedeng gawin para po masuri ang blood sugar kung meron pong diabetes o wala. So yan po yung tinatawag natin na fasting blood sugar, at least 8 hours po ang fasting, ano po. At yung pong tinatawag natin na 2 hours glucose, kung saan po ay merong iinumin na 75 grams ng glucose at susuriin ang blood sugar pagkatapos ito inumin. Ang normal po na fasting plasma glucose o fasting blood sugar ay dapat hindi umaabot ng 100. Meaning, ito ay 100, less than 100. Ano po? Ngayon po, meron naman po tayong tinatawag na impaired fasting glucose o yung kumbaga itawagin minsan na borderline. Ito po ang mga pasyente na may diabetes na ang kanila, ang pasyente po o tao na meron na ang kanilang resulta ay 100 hanggang 125. Hindi po sila umabot ng cutoff ng diabetes na 126. Ang cut-off po talaga ng fasting plasma glucose o fasting blood sugar para po masabi na mayroong diabetes ang isang tao ay wala ay kapag ito po ay umaabot sa 126 milligrams per deciliter or higit pa. Ano? So yun po yung isang way natin. Ang pangalawang paraan po natin para po malaman kung may diabetes ang isang tao o wala ay yung pong tinatawag natin na 75 gram glucose o yung OGTT o oral glucose tolerance test. So, meron pong ipapainom na matamis tapos after 2 hours, ano po, ay i-check ang kanilang blood sugar. Kapag po ang resulta after 2 hours na makainom ng matamis na iyon ay naglalaro lamang sa 140 hanggang 199 o less than 200, ito po ang tinatawag natin na impaired glucose tolerance. Maaari rin po natin bansagan na borderline. Subalit, kapag po ang resulta ay umaabot na po ng 200, yan na po ay konfirmadong may diabetes. Para naman po dun sa ibang mga pasyente na hindi po nakapag-fasting o hindi po nakapag-75 gram OGTT, kapag po ay nakapag-random blood sugar po kayo at ito po ay umaabot ng 200 pataas, at mayroon po kayong mga simptomas ng diabetes, kagaya po ng mga nabanggit ko nung kanina, kagaya po ng inom ng inom, ihi ng ihi, laging gutom, nangangayayat, yan po ay parang confirmation na rin po na kayo po ay mayroon pong diabetes. So bakit po ba ayaw natin ng diabetes? Dahil po sa mga komplikasyon na nakakaakibat nito, lalong-lalo na pag po ito po ay hindi po nagamot, ano po? So mayroon po tayong dalawang grupo ng komplikasyon ng diabetes. Yan po ang tinatawag natin na microvascular complication o macrovascular at macrovascular complication. Ang microvascular complication po, yan ang tinatawag natin na retinopathy o problema sa mata, nephropathy o problema sa kidney, sanhin ang diabetes, at ang pangatlo po ay yung pong neuropathy o problema sa ugat. So ito pong mga microvascular complications na ito, ito ay ang epekto ng mataas na blood sugar sa maliliit na daanan ng dugo. Kaya po sila ay microvascular complications. Yung pong pangalawang grupo
ng komplikasyon ng diabetes, ang kung tawagin po natin ay macrovascular complications, dahil po ang natatamaan na mataas ang blood sugar ay ang mga malalaking daanan ng dugo sa katawan ng tao. So nandito po ang mga cardiovascular disease o sa puso, cerebrovascular disease o sa brain o sa utak, at last po yung pong peripheral arterial disease o ito po yung mga malalaking daanan ng dugo papunta po sa atin pong mga paa at maging sa kamay. So nabanggit ko po ang diabetic retinopathy. Ito po ang komplikasyon ng diabetes sa mata. So ang larawan po na pinapakita dito ay ang itsura ng mata ng isang taong walang diabetes. Yun po yung normal retina. At yun pong diabetic retinopathy, ito po ang itsura ng mata ng isang taong may diabetes. So yung pong retina, yan po yung likod na bahagi ng ating mata, hindi po yung harapan. Ito po isinusuri karaniwan, ano po, gamit ang isang fundoscopy, ano po, o minsan po yung mga ophthalmologist po natin ang sumusuri po nito. Kung makikita nyo po ang normal na mata ng isang pasyente o isang tao na may diabetes, malinis, kaunti lamang po ang ugat, wala pong mga pagdurugo. Subalit, ang mata po ng isang pasyente na mayroong diabetes, napakarami na po ng ugat at minsan may panganib po na ang mga ugat na yan ay magdugo. Kaya naman po kung titingnan niyo po ng masinsinan, meron pong para mga patsi-patsi na kulay pula, yan po yung mga pagdudugo na sa mata. Ayaw po natin ito kasi ito po ay maaring mauwi sa pagkabulag. Sa kasamang palad po, ang mga pasyente na mayroong diabetes ay 25 times ang chance na sila ay mabulag. Ngunit, kung atin pong masusuri kaagad ang diabetes at makokontrol po kaagad ang blood sugar, mapapababa po natin ang chance na mangyari ito. Ang pangalawa naman po na microvascular complication ang tinatawag natin na diabetic retinopathy, kung saan po nasisira ang kidney ng taong may diabetes at maaari po itong mauwi sa dialysis. So ang pagkakaroon po ng diabetes ang pangunahing dahilan kung bakit nadadialysis po ang isang tao. Ang mga tao po na mayroong diabetes ay 17 times ang tsansa na magkaroon ng sakit sa bato. Hindi ko po kayo nais takutin, bagkus gusto ko po kayong i-encourage o himukin na magpasuri kaagad at uminom ng gamot para po maiwasan po ang komplikasyon na ito. Sa akin pong clinic, marami po nagtatanong, Dok, nakakasira po ba ng kidney ang gamot sa diabetes, lalong-lalo na yung metformin? Ang sagot ko po ay hindi. Hindi po yan totoo. Tatandaan po natin, ang nakakasira po ng kidney ng mayroong mga diabetes ay ang pangmatagalang mataas na blood sugar. Ang gamot po ay ibinibigay sa inyo ng doktor para maalagaan ang inyong kidney at para po maiwasan ang pagkasira ng inyong kidney. So sana po, ano po, magtitiwala po kayo sa inyo pong mga doktor at huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga sabi ng kapitbahay o sa minsan po sa mga fake news, ano po, kasi minsan dyan po tayo napapahama. Okay? So tatandaan po natin, komplikasyon po ng diabetes ang pagkasira ng kidney, hindi po nang dahil sa gamot, pero ito po ay maiiwasan po natin kapag ang isang pasyente ay laging maganda ang kanilang blood sugar at umiinom po sila ng kanilang gamot. Ito. Ang pangatlo pong isa pang komplikasyon ay ang tinatawag po natin na diabetic neuropathy. Kung saan po ang mga nerves, ano po, yung mga nerves po natin, yung ating mga ugat, yan po ang in charge sa ating pakiramdam sa kamay at sa paa, ay nasisira. Kaya naman po ang pakiramdam, makapal, minsan po ang mga palad at saka paa, o minsan po ay merong mga nagtutusok-tusok. Minsan masakit, ano po, at pag nangyayari po ito, senyalis po ito na tinatamaan na po ng diabetes ang inyo pong nerves. Ito po ay maaari po magresulta sa maraming komplikasyon din, sa mga sugat na hindi gumagaling, ano po. Kaya po naman, ulitin ko po, dapat maganda ang blood sugar. Ang iba pa pong komplikasyon ng diabetes ay ang sakit sa puso. Ang mga tao po na mayroong diabetes ay 2 to 3 times ang chance na magkaroon po ng mga sakit sa puso. Maari po mga heart attack, ano po, o maari po mga pamamaga. Kaya naman po, napakahalaga na nagpapasuri rin po tayo at tinitingnan nyo po kung kayo po ay mayroong mga nararamdaman, kagaya po ng mabilis mapagod, minsan masikip ang dibdib o parang may nakadagan,
Kasi yan po ang mga simptomas kapag po nagkukulang na ng mga oxygen o daloy ng dugo sa inyong pong puso. Isa pa rin po sa maaaring pong maging bunga ng diabetes ay ang stroke. Ano po, at 2 times po ang chance na magkaroon po ng stroke ang isang tao na mayroong diabetes. Ayaw po natin ito dahil po kapag utak po ang tinamaan, minsan po napaparalyze. Sa mga malalang kaso po, minsan nakokomatose. Hindi ko po kayo nais takutin, pero ang gusto ko po talagang sabihin sa inyo ay ang lahat ng mga bagay na ito ay maiiwasan, lalong-lalo na po kapag controlled na po o maganda lagi ang inyong pong blood sugar. Kung kayo po ay may diabetes at hindi pa po maganda ang inyong pong blood sugar, kailangan pong kumonsulta sa inyong pong mga doktor para po kayo ay magabayan ng tama tungkol sa inyong pong gamot at sa inyong pong tamang pagkain. Kilala po ang mga diabetes sa pagkakaroon po ng sugat na hindi gumagaling. Minsan po, siguro maaari na po kayo merong kakilala na nakaranas na nito. Ito po ay komplikasyon ng diabetes, ang tinatawag natin na peripheral arterial disease. Makikita nyo po, nangingitim ang paa, nabubulok, at maaari po ito ay mauwi sa pagkaputol. Nangyayari po ito dahil ang diabetes ay sinisira rin po ang daanan ng dugo sa paa. Kaya naman po, pag nagkasugat, o minsan kahit po hindi nagkasugat, dahil pangit na po ang daanan ng dugo, para pong wala ng blood flow o dali ng dugo dito, kaya po nangingitim, at yan po ang tinatawag natin na gangrene, na maaari pong mauwi sa pagkaputol ng paa. So alam na po natin anong mga komplikasyon. Ngayon po ang tanong natin, paano gagamutin ang diabetes? So mayroon na po akong mga pasyente na nakilala, Dok, hindi na ako inom ng gamot, diet na lang. Kaya Dok, ayoko kung gamot na lang ako, wala talaga akong time na mag-diet o mag-exercise. Para po sa pinaka magandang resulta, kailangan po natin ng number one, tamang gamot, tamang pagkain o diet, at ehersisyo. Ang tableta po o ang gamot ay parte lamang ng paggamutan ng diabetes. Ano po, para naman po doon sa nagsasabi na diet na lamang sa kasamaang palad, talaga pong hindi po ito sapat at ilang beses na po itong napatunayan, hindi lamang ako, pati po yung mga tao mismo na sila yung tumigil sa gamot, tapos diet na lamang, pag-check po nila mataas talaga ang blood sugar. Nabanggit ko po yung diet, ano? So paano po ba ang wastong pagkain? So ito po mga babanggitin kong ito ay general advice. Ano po? So payo na pangkalahatan. Maari pong meron kayo pong special condition, special na pangangailangan, at yun po ay mas matutugunan po pag tayo po ay nagkonsulta sa doktor o kaya po sa isang nutritionist. Pero para po sa mga uncomplicated o wala pa pong komplikasyon ng diabetes, nagsisimula pa lamang, wala pang sakit sa kidney, ano po, ito po ang maaari natin gawin. Number one po talaga ay kumain ng maraming gulay, ano po, at kumain lamang po nakatamtaman dami ng kanin, tinapay, laman ng karne, manok, at saka isda. Iwasan po natin yung matatabang parte ng karne dahil po magdadala po yan ng mataas na kolesterol sa atin pong katawan. Kailangan po nating iwasan, ano, as much as possible, o bawasan po ang pagkain ng matatabang pagkain, mga fast food, matatamis sa pagkain, kagaya po ng mga regular soda, ano po, maalat na pagkain, at alcohol. Iwasan rin po natin ang pagkain ng mga processed foods o processed meats din. So yung mga delata, preserved meats, ano po, o yung pong dumaan sa mga processing kung tawagin, ano po. So, ano po ba ang gabay natin? Para po maging simple, ipinapakita ko po dito yung tinatawag natin na pinggang Pinoy. Ano? Ang pinggang Pinoy po, ito yung para pong ating pattern kung paano dapat kayo kakain. So kung mapapansin nyo po, parang hahatiin nyo po ang inyo pong pinggan sa iba't ibang parte. Ano po? Kung tatansahin po natin, dapat 1/3 o 33% ng inyong pinggan, ang laman ay kanin. 33% po ang laman po yung tinatawag natin na green leafy vegetables o mga dahon. 17% po, ano po, o halos 1/4 ay ang ulam. At ang matitira pong halos 1/4 ang laman po ay prutas. Paalala po, ang prutas din po hindi rin po sobrang dami. Kasi po, kahit po yan ay masustansya, tandaan po natin may laman din po siyang sugar.
Hindi po siya bawal. Ang susi po dyan yung katamtaman, dami lamang. At ipinapakita po dito, para po matansya ninyo, 17% o halos one-fourth ng inyong pinggan ang nakalaan po na espasyo para po sa prutas. Napakahalaga po ng ehersisyo. Bakit po? Kasi para po mas gagana ang inyo pong natural na insulin sa katawan at bababa ang inyo pong blood sugar. Iminumungkahi po na ang exercise ng isang tao na may diabetes ay 30 minutos kada araw na moderate to high intensity. Ano po? Tapos dapat po ito po igagawin 5 times o 5 beses sa isang linggo. So, paano po ba tayo mag-exercise? So, ito po yun. So, number one, magwa-warm up muna. So, paano po ba magwa-warm up? Kung tayo po ay wala po tayong access sa gym o kaya po sa mga open na playground or open court, ang pwede po natin gawin, home exercises, at ipapakita ko po yun sa inyo. So, numero uno po ang warm up. Di ba? Parang kotse po yan. Ano, hindi naman po kagad ihaharurot ninyo. Di ba? Medyo bubuksan po muna ang makina, papainitin ng kaunti, bago po kumandar. Ganon din po tayo. Warm up muna. Paano po ba yun? Maglakad ng mabilis sa paligid o magmarcha sa loob ng 10 minuto. Yun na po ang inyo pong warm up. After po ng warm up natin, ipapakita ko na po sa inyo ang mga exercise. Ano po yon? Ito yung mga yon. Nagagawin po ninyo 10 to 15 times o 10 hanggang 15 na ulit. So number one po ay squat. Ano po? Yun po yung bababa yung puwitan. Yun po yung number one. Okay? So 10 hanggang 15 na ganun. Ano po? Yun yung number one. Number two na exercise, push up po. 10 hanggang 15. Hindi naman po kailangan na automatic 15 kaagad. Siyempre po, kapag baguhan pa lang sa pag-exercise, hindi pa po masyadong malakas, mahina pa lang po. Kaya po naman, pwedeng kaunti lamang muna ang bilang. Ang pangatlong exercise po, yung pong step up, ibig sabihin, meron kayong tutungtungan, so tutungtong po kayo doon, una ang isang paa, tapos susunod po yung kabilang paa, tapos po ibababa naman, una din yung isang paa, saka po susunod yung kabilang paa. Ingat lamang po sa paggawa po ng step up, dapat po ay hindi madudulas at dapat hindi matutumba. Kaya naman po yung inyo pong tutungtungan ay dapat stable o hindi po yung gigiwang-gewang. Ano po? Number four po, yung pong biceps curls. Ano po yung gaganyan po tayo ng ano ng braso? O kaya po naman yung bent over row, nakayuko kayo tapos hihigitin nyo po yung dumbbell pataas. Tapos po number 6 ay squat po na mayroong hawak na dumbbell at yung pong side plank. Ano, ito po yung medyo mahirap. Yung pong tutuon kayo sa inyo pong siko, ano po, bibilang kayo ng 10 seconds na nakaganyan po ang inyong posisyon, kagaya nung number 7. Ano po. Para naman po sa doon sa mga tao na, Dok, wala naman akong dumbbell, ayoko naman ang bumili pa ng dumbbell, mahal. Pwede nyo pong gawin yung pong mga lalagyan ng mineral water, yung 500 ml, punuin nyo po yun ng tubig, yun po ang gamitin ninyong parang dumbbell ninyo para po merong pabigat. So ito pong 1 to 7, inyo pong gagawin 10 times, ano po, para po makomplete po ninyo yung repetitions na tinatawag natin. Ano po? So, tatandaan po natin, sa simula, pwede pong hindi pa kayanin o baka nga po hindi pa kayanin ang 10 na bilang, okay lamang po yun kasi nagsasanay pa lang. Habang tumatagal, doon po mabibuild o unti-unti kayong lalakas, maaari nyo na pong makompleto yung 10 to 15. Yung po kasing ibang pinakita ko pong exercise ay maaari pong maging komplikado. So, meron pa po tayong ibang option. Yun po yung jumping jacks. Alam nyo na po yun, yung tatalon-talon. Tapos, ang kamay po ay ikinaklap sa taas po. O kaya po ay side-to-side jump o tatalon po kayo gamit ang isang paa. Lateral squat o bababa po ang puwet sa isang dulo lamang. At standing oblique crunch kung saan po yung inyong pong tuhod ay ilalapit nyo po sa inyong pong dibdib. Okay? So, yun po yung mga quick guide para po sa exercise. Ito po yung mga indoor, ano po, yung pangloob. Gagawin nyo ito pag umuulan o sobrang init, ano po, o kaya kung wala kayong access sa mga open spaces. Pero hindi lang po ito ang exercise na maaaring gawin. Marami pa pong iba. Pwede pong walking,
Pwede po kayo magsimula sa 5,000 steps hanggang 7,000 hanggang 10,000. O kaya po yung brisk walking o yung pong mabilis na lakad na parang nagmamadali. At para naman po doon sa mga sanay na mag-ehersisyo, pwede rin naman po ang jogging. Okay? So napag-usapan na po natin ang diet at saka exercise. Tangatlo naman po ang gamot. So meron pong mga nag-i-insulin, meron pong mga nagtatableta. Depende po yan sa napag-usapan nyo po ng inyong pong doktor at depende po sa estado o sa taas ng inyong pong blood sugar at sa inyong pong mga pangangailangan. So tandaan po, sa kasamaang palad, ang pagkakaroon po ng diabetes ano po ay talagang pangmatagalan. Kaya po ang gamot ay maintenance. Lagi ko pong paalala sa aking mga pasyente, ang diabetes hindi po yan parang ubo. Diba po, pag may ubo tayo, bibigyan tayo ng doktor ng antibiotic, 1 week, pag wala ng ubo, tapos na ang 1 week, stop na. Ang diabetes po, hindi po siya ganun. Iinom po ng gamot, pag gumanda po ang blood sugar, maintain lamang. Pag tinanggal nyo po ang gamot, magtataasan po yan. At ulitin ko lang po, kagaya po nung nabanggit po kanina, ang diabetes po, ang mga gamot para dito ay hindi nakakasira ng kidney. Ang nakakasira po ng kidney ay kapag napabayaan na mataas ang blood sugar. Okay. So, number 4 po dyan ay ang pagkonsulta sa doktor. Siyempre, ito po ay mahalaga para po sa monitoring. Hindi lang po kasi blood sugar ang tinitingnan, ano po, yung pong mga komplikasyon ng diabetes ay sinusuri ng inyong doktor. Kagaya po ng inyo pong estado ng inyo pong mga bato o kidney, ang inyo pong paa, kung nagkakaroon ng mga sugat na hindi madali, at yung pong mga ibang bagay pa po na maaari pong makaapekto sa inyo pong kalusugan. Mahalaga po na kayo po ay nakikipag-usap sa inyong doktor para masabi niyo ang inyong mga gusto o kaya naman po kung ano po yung mas hiyang para sa inyo. Dahil po ang paggamot po ng diabetes, hindi po ito yung kung ano na lang sabihin ng doktor siya na masusunod, mali po yun sa totoo lang. Dapat po ito'y pakikipagtulungan ng pasyente at ng doktor. So marami pong i-consider ang inyo pong preference. Gusto niyo po ba ng tableta o insulin? Gusto niyo po ba yung mga gamot na simple lamang, once a day lamang? O kaya naman po, siyempre, pag-uusapan din po natin ang budget. Ang doktor po ninyo ay handa po yung tumunong para po mabigyan kayo ng pinaka-angkop na gamot para sa inyo. So huwag pong kalimutan, ang diabetes po para ating magamot, masugpo, at para po maiwasan natin ang komplikasyon, kailangan ng wastong pagkain. Tandaan po natin yung pinggang Pinoy. Ehersisyo, 30 minutes every day, 5 times a week. Uminom po ng nararapat na gamot. At number 4 po, yung pong regular na pag-follow up sa inyo pong doktor. So dito po nagtatapos ang akin pong munting lecture tungkol po sa diabetes. Gusto ko lamang pong pasalamatan ang mga doktor na nakalagay po dito sa screen dahil sila po ang nagbahagi ng lecture na ito. Maraming maraming salamat po.